Nagbabalik po ang salamat, Doc. Ligtas ang may alam. O, di ba? Kapag may inatake po sa puso, sa loob ng bahay, importante na alam po natin ang tamang CPR. At ito po ang ituturo sa atin ni Dr. Orlando Mugarin at syempre si Dr. Francis Labapi, ang hands-only CPR. Doc Orly, ano pong kaibahan ng hands-only CPR sa conventional CPR ngayong may mouth-to-mouth resuscitation at chest compressions? Yes. Good morning, Ma'am Jing. Mm-hmm. Ang dating conventional na tinatawag nating hands-only CPR, mouth-to-mouth CPR, yun nga po, gumagamit sila ng mouth-to-mouth. Tinuturo lang po ito sa mga medical personnel, no? Kailangan may marunong sila sa mga medical na siyensya, no? Pero ngayon tinuturo po natin yung yung hands only CPR lang, no? Wala na po yung mouth to mouth. At dito po tinuturo natin ito ngayon sa mga layperson o mga ordinaryong mamamayan. Hindi kailangan maging doktor, nurse or midwife, no? Okay. Or mga ano po. O yung ginagawa ni Doc Francis. Yan po ang tinatawag na hands-only CPR. Tuloy-tuloy lang po ang tinatawag nating chest compression kahit hindi po tayo mag-mouth-to-mouth sa isang biktima ng tinatawag nating cardiac arrest. No? Ito po yung mga taong nawalan ng pulso, nahimatay, nawalan ng pulso, gagawin po natin ang tinatawag na hands-only CPR. Okay. So Doc, meron ba tayong tips? Basic guidelines sa paggumagawa ng hands-only CPR. Yes, Ma'am Jing. Napakadali pong tandaan. Kahit sino pwede na pong matuto ng tinatawag nating hands-only CPR. Tandaan lang po yung tatlong C. No? Yung tatlong C is check. Check kung safe po yung lugar. No? Titingnan natin kung gagawin po natin yan sa wag sa nasusunog na area or after earthquake, wag sa ilalim ng building. No? Okay. Dapat ligtas ka at ligtas din yung gagawa mo ng CPR. Okay, and then yung next doc, ang pangalawa, ang kasama doon sa first C, si Fiona kasi ay ilan taon na? 10 po. 10 years old. Yes. Okay. So para makita lang po ng ating mga kapamilya na kahit bata, doc, no? Kayang gumawa nitong hands-only CPR. Yes, ma'am. So si Fiona, i-demo niya yung iba ninyong tips, no? Yes. So sa paggagawa pa rin ng hands-only CPR, i-check natin kung conscious yung pasyente o yung biktima, no? So itatap natin yung shoulder, okay. No? Sasabihin mo, kuya, okay ka lang? Kuya, okay Bakit ka lang? Bakit importante yan, doc? Kailangan ma-check natin kung talaga nag-arrest yung pasyente o yung biktima. Baka mamaya natulog lang o baka lasing lang, no? O may senyales pa rin ng buhay, no? Okay. So hindi naman kailangan gawin kagad yung next. CPR. Pangalawang C, yung tinatawag nating call. Call for help, no? Gamit ng cellphone o kaya yung mga taong nakapaligid, sabihan lang natin na tumawag ng tulong, no? Importante diyan, sabihin mo yung lugar, nasaan ka at kung pwede magpadala ng AED lalo na sa mga rescue team, no? And then the third C is what we call yung tinatawag nating chest compression, no? Okay. Yan na po yung hands-only CPR. Ayan. So paglalapat natin dalawang kamay, no? Paano malalaman saan ilalapat? Ilalapat natin yan sa gitna ng dibdib, no? Gitna ng dibdib ng biktima, no? Okay. Dapat diretso ang braso, kukunin mo ang lakas sa iyong balikat, no? At ididiin mo ang kanyang dibdib o tinatawag na chest compression. Mabilis po siya, 100 to 120 beats per minute. Okay, no? So demo natin, Doc. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ilang beses 9, yan, Doc? 10. So tuloy-tuloy po yan na ginagawa. Titigil lang pag sobrang pagod na. Nandiyan na po ang rescuer or may signs na ng buhay yung ating nire-rescue. Okay, Doc, gaano ka-importante na ang mga miyembro ng pamilya ay marunong gumawa nitong hands-only CPR? Meron tayo ditong mommy, meron tayong kuya, and of course, si Fiona, no? Opo. Ngayon po sinusulong natin na sana isa sa mga kapamilya natin, bawat miyembro, may isa sa ating pamilya na marunong mag-CPR. Kasi po, unang-unang nangyayari ito o madalas nangyayari ito sa loob ng tahanan at ang unang nakakakita ay mamahal natin sa buhay, no? So given yung mga situation ngayon ng traffic, no, ini-empower natin ang ating mga kamiyembro ng pamilya na sana doon pa lang may magawa na tayo para sa ating mamahal sa buhay. Tsaka para pwedeng magsalit-salit, Doc, kasi nakakapagod po, tama. Biro mo yan, no? So at least nakakapagod at may kakasalit-salit kapag napapagod ka, no? Yes. Doc, huling tanong, ilang taon ang pinakabata na pwedeng mag hands-only CPR? Opo, sa ating batas, yung Samboy Limlo na tinatawag, sinusulong po natin doon na up to grade 5 pataas, no? Okay. Or tinatawag na age-appropriate na skills, no? So basta kayang magtinatawag na gawin yung chest compression, pwede po nating turuan. Ayun, saan pa